Okay, welcome back mga idol sa ating channel. Kung bago ka pala po dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at saka i-hit niyo po yung notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na aking pinupost kagaya po nito. Okay, ang pag-usapan po natin sa araw na to or sa vlog na ito ay regarding po dun sa balitang lumabas po ng PCOO.gov.ph at saka yung sa GMA News regarding po dun sa mga OFW na naging negatibo naman ang kanilang swab test results sa Manila, pero pagdating ng mga provinces ay naging positibo po ito. So ipapakita ko po sa inyo yung news at saka pag-usapan po natin sa huli kung bakit naging ganito yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Okay, unahin mo natin itong balita mula sa PCOO.gov.ph. Ayan, nilagay po rito ang kanilang headline. On OFWs testing positive for COVID-19 upon arrival in their provinces. Nilabas lang po ito, June 7, 2020. Makita niyo po dyan sa date. COVID-19 testing reflects the person's health status only at the time of testing between the time at the test is conducted and the time of arrival of an OFW or anyone traveling, the possibility of infection remains. Having said this, we remind everyone to exercise all the precautions advised by the health authorities during travel. Additional safety measures at the provincial or LGU level are likewise necessary to ensure that one is truly healthy and devoid of COVID-19. Okay, maalala niyo naman po sa mga nakaraang post natin na tinagal na po yung 14 days quarantine sa Pilipinas kasi nga po nangyari masyadong marami yung OFW na reklamo na sobrang tagal yung kanilang pagka-quarantine, which is 14 days sa different hotels po sa Manila, tapos ang tagal po nilang nakauwi sa kanilang mga probinsya. So binago ito ng pamalaan. Ang ginawa po nila, wala na pong home quarantine ang nangyari kasi nga po maraming OFW ang nagbabalik sa Pilipinas, tapos pagkadinaan po nila ng home quarantine 14 days, tambak po sila, tapos punong-puno na po yung mga hotels at hindi pa po nakauwi sa kanilang mga probinsya, lalo na yung mga taga Visayas and Mindanao. So ang nangyayari, binago po nila yung procedure. Kumbaga, ang ginawa nila is ginawa na lang po nilang pagkadating ng isang OFW, swab test na lang po kaagad. Pagka dumating yung test result mo sa swab test, pag nag-negatibo ka, automatic po makakauwi ka na po sa inyong mga probinsya. Kaso nga lang po, ito yung mga nangyari ngayon. Pakita ko po sa inyo yung news ng GMA 7 po regarding dito. Okay, ito po yung balita na pinost ng GMA7 po. Ito mas details at saka meron videos para malaman nyo po. Pinost din po ito siya, which is today lang po, June 7, 2020 mga idol. So ang pinaka-headline po na dito is OFW who tested negative for COVID-19 in NCR o National Capital Region test positive in the provinces. Kasi ang ginawang test po, di ba, sa Manila naman po sa NCR, tapos pagka negatibo ka po, iuwi ka na po ng province. So ito po yung video para malinaw sa inyo. Hanggang 5 araw na lang daw dapat manatili sa Metro Manila ang mga OFW at locally stranded individuals bago makauwi ng kanilang mga probinsya. At kung negatibo naman sa COVID-19 test, pwede na silang umuwi. Pero may ilang nagbalik probinsya na nagnegatibo sa unang test sa Metro Manila pero nagpositibo pag-uwi sa probinsya. Nakatutok si Katrina Soa. Hindi raw biro ang dinanas ng OFW na si Justin Balawis matapos mawala ng trabaho bilang waiter sa Abu Dhabi. Kasama si Justin sa 265 OFW na dumating kahapon sa Clark International Airport. Buti nga po yung company ko, sinagot na lang yung ticket pa uwi dito. Okay. Para at least minabuti nang umuwi. Kasi wala na po pambayad ng bahay. Isinailalim sa swab testing ang mga umuwing OFW. Okay, so yun po yung sinasabi ko sa inyo. Pagkadating nyo na po ng Pilipinas, sa ngayon, kasi binago na nga po, pag once na andun na kayo, parang may briefing lang kayo kaagad, tapos automatic swab test na po. Ito po yung ginagawa nila. Kaya may kita nyo po, lahat ng OFW pagkadating po, automatic briefing, tapos swab test na po siya. Okay, tuloy natin yung video. Habang naghihintay ng resulta, pinatuloy muna sila sa isang hotel sa Clark.
po, ang objective po natin, hindi gagampas ng 5 araw ang kanilang ano. Kapag sila yung negatibo, makakauwi na po sila maximum 5 days. Pero may ilan na nag-14-day quarantine sa Metro Manila at nag-negatibo sa COVID-19 test, pero positibo na umuwi sa probinsya. Tulad ng isang OFW at 2 iba pang stranded sa ibang probinsya na bumalik sa Palawan. Nagpositibo sila sa rapid diagnostic test. Sakay sila ng barko galing Maynila, kasama ang mahigit 100 iba pang pasahero. Sasailalim sa confirmatory test ang 3. May 2 balikbayan ding nagpositibo sa COVID-19 sa Bacolod City at Murcia, Negros Occidental. Ang pasyenteng taga Murcia, asymptomatic o walang sintomas ng COVID. Negatibo raw siya sa test sa Maynila. O diba, yan po yung sinasabi ko sa inyo. Naka-14 days quarantine na sila, tapos negatibo na po yung test nila sa Manila. Pero bakit pagdating po ng provinces, naging positive po sila ulit? Hindi ko lang alam kung baka lang po ha, siguro nakuha nila yung symptoms na yon, I mean yung sakit na yon sa during travel nila that time, that period of time siguro. Pero kasi kung 14 days ka na naka-quarantine sa Manila, tapos pagdating mo ng provinces, pag tinest ka ulit, positibo ka, parang napakahirap naman pong, ano tawag nito, hindi ka po sure talaga pala sa maaring mangyayari sa'yo. Kasi kahit na naka-14 days quarantine ka na sa Manila, tapos negatibo ka na, pagdating mo ng province nyo, iti-test ka, naging positibo ka. So, hindi ko alam kung paano nangyari yung ganun. Isa pa, ang mas malala nito, kung naka-14 days quarantine ka na nga po sa Manila, tapos pagdating mo ng provinces nyo, pag-uwi nyo, positibo ka, paano naman yung mag-aantay ka lang ng like 3 to 5 days or more para antayin yung iyong swab test? Kasi 'di ba ang kaninang video po nakita nyo, yung mga yung naka-uwi na pong mga OFW automatic po na isa swab test na sila. So mag-aantay na lang po siguro sila siguro mga 3 to 5 or 1 week para sa kanilang result. Negatibo po sila doon sa result, automatic uuwi sila sa probinsya nila. Tapos pagdating sa mga probinsya, doon po sila i-home quarantine kasi merong mga probinsya talaga na naka-home quarantine 14 days ulit. So pagdating doon, so doon nila nakukuha yung pagiging positibo nila sa probinsya na. So yung ginagawa po ng Manila para yung gastos nila sa swab test na yan, parang wala din po palang walang kwenta. Kasi pagdating sa probinsya, mag-home quarantine ka. Mag-quarantine ka ng home quarantine, tapos pag tinest ka ulit, maging positibo ka na. So paano naman yung mga nasa Luzon lang? Di ba yung, halimbawa, negatibo na sila sa swab test, tapos papauwi na sila kaagad. Anong ginagawa nung mga yon? Nag-home quarantine ba sila? Or yung mga barangay ba nila ay merong ginagawang quarantine din, like sa province, 14 days mandatory quarantine. Pero pagka sa Luzon lang po, paano ang ginagawa? Hindi ko lang sure kung nag-home quarantine ba sila for 14 days or merong mga facilities din po na doon sila hino-home quarantine. Hindi ko lang po sure. Anyway, panoorin natin yung videos na to. Taposin natin to para sa inyong mga idol. Pero nagpositibo pag-uwi sa probinsya. Ganito rin ang nangyari sa isang OFW galing Saudi na kauna-unahang kumpirmadong kaso ng COVID sa Ormoc City. Ang sabi nung umalis na ng Manila, negative daw. Sige, let's take your word. Kasi kayo naman yun nandyan, kayo yung nagpaalis. Pero hindi namin kayo sinisisi, but what we're telling you is that please, you have to help us. Kailangan talaga natin mag-cooperate, mag-coordinate. Naka-lockdown naman ang isang buong purok sa Barangay Bagumbang sa Bonifacio, Misamis Occidental. Matapos makauwi roon, ang isang seaman na positibo rin sa COVID. Natapos niya ang 14-day quarantine at nag-negatibo sa test sa Maynila, kaya pinauwi na siya sa Misamis Occidental. Pero sumama raw ang pakiramdam niya, kaya isinailalim siya sa rapid diagnostic test at swab test. Sa parehong pagsusuri, lumabas na positibo siya sa virus. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras.
Okay, so yan po mga idol. Okay, so yun mga idol. Para sa akin po talaga, siguro sa mga kababayan natin, hindi po totally safe yung umuwi tayo ngayon, lalo na po yung may mga pamilya tayo sa Pinas. Kasi nakikita naman po natin doon sa news na yun, na kahit na po pala negatibo ka na sa result ng COVID-19 sa NCR, pag-uwi natin sa mga provinces natin, i-home quarantine pa rin tayo. Tapos pagkatapos ng home quarantine, malalaman natin na positibo tayo. So parang yung pag-uwi natin sa Pilipinas, parang yung time na in-stay natin sa pag-uwi natin, doon lang po napupunta sa pagte-test ng coronavirus na yan. Okay, tapos hindi pa tayo sure kasi may kita naman po natin parang hindi accurate yung mga result na ginagawa. So siguro sa panahon ngayon, maganda siguro kung hindi naman po talaga emergency, gaya po nung iba na talagang nawala na po ng trabaho, wala na pong yung company nila, pinapauwi na po sila, yon talagang umuwi kayo kasi wala na po talaga kayong choice. Pero yung mga uuwi lang po dahil magbabakasyon or doon na lang sa probinsya kasi lalo na yung mga country nila naka-lockdown din, tapos kung may mga flight man, tapos gusto nyong umuwi, siguro magdalawang isip na lang po siguro muna kasi gaya po ng sinabi ko po, lahat po nung time, yung oras na sa pag-uwi nyo is na doon na lang po nakalaan parang sa test at saka sa quarantine nyo po, tapos hindi pa kayo sure kung ang pag-test nyo ng COVID-19 is accurate ba kasi marami pong lumalabas na negatibo na tapos naging positibo pa. Okay? So, yan lang po siguro mga idol. Maraming salamat po sa pagtapos ng ating video. Thank you so much po sa lahat ng mga supporter sa akin. Again, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel at saka hindi ka pa nakapag-subscribe, kindly hit the notification bell naman po para updated kayo lagi sa mga videos na aking pinapost. Huwag niyo pong kalimutang mag-comment, share, and likes po para sa video nito. Thank you so much po sa inyo lahat. Bye-bye and God bless.